So April 12 na tayo ngayon. Oo. Ang relaunch ng Itbulaga ay April 17. Magkakaroon daw ngayon ng ano? Oo, magkaroon daw sila ng back-to-back daw ngayon. Ng showtime. Ng showtime. Willie Revillame. Mas gusto kong maniwala na totoo nga na ang bawat tao ay dumarating sa punto na gusto na niya ng tahimik at simpleng buhay. Ayo. Sa panayam ni OG Diaz nung sadyain niya sa Amerika, ang sabi ni Bimby, ano yung term na ginamit niya? Stable. Si stable. Stable na siya. Oh, at so, nadagdagan na ang kanyang timbang. Oh. So, tumutaba diba? Na ngayon si Chris. Oh. Nadadagdagan. Mga mahal naming kachika, maraming salamat po sa lagi ninyong suporta at pagmamahal sa ating programa. Tapos na ang Kwaresma. Ano pa nga ba ang ating iniintindi ngayon? Ang malaman po ang maiinit na chika, intriga at mga kontrobersiya. Tama, Romel Chika? Tama! Balik na naman po sa normal ang ating mga chikahan. Totoo yan. At syempre, ang gwapo mo naman ngayon. Mga. Parikutot, Wendell Alvarez. At syempre, iniwan nyo na po ang inyong ano, pro kami dito sa ano, pagbaba. Ano daw? Anong iniwan nyo na iniwan po? Iniwan na nila ang kanilang pagbakasyon. Nakabalik na nakabalik, po kayo. Nakabalik na po kayo mula sa inyong pagbakasyon pero hindi nyo kami iniwan. Totoo naman. Matataas ang views natin. Maraming maraming salamat po. At syempre, dahil po dyan, kami naman po ang magbabalik sa inyo at tatanaw ng utang na loob. Inyo ang programang ito. At ito po ang Showbiz Now! Din ng bakasyon. Oo. No? Kaya ito yung pinakamahirap, yung mahabang bakasyon, tapos simula na naman ng... Yung pag-pick up, ano? Yung karon, yung muling pag-angat, di ba? Kasi nagbakasyonan na talaga inalala natin ang Kwaresma. Di ba? Siyempre, pagbalik, parang panibago na naman. At saka mahirap kasi, pagka nakabakasyon ka, lalo na sa sarili mong probinsya, parang ayaw mo na bumalik. Totoo yan. Totoo yan. Hmm? Ako napakaligaya ko kapag umuwi ako ng Nueva Ecija. Mm-hmm. Pero pag dumarating na, ang sakayan pauwi ng Maynila. Nalulungkot oo, ako. Parang ayoko nang bumalik. Pero nandito ang tunay na laban. Oo, kaya iisipin na lang po natin para mas mabilis ang pagbangon natin yung mga nagastos po natin. It's about time. Totoo. Ibalik na natin ulit. Bawi-bawi na lang. Okay. So, April 12 na tayo ngayon. Oo. Ang relaunch ng Itbulaga ay April 17. Pero parang napansin ko, ang gulo-gulo na sitwasyon, ano? Totoo. Oo, parang ginugulo ba talaga? O magulo lang? Oo, habang palapit na palapit ang date na yan, parang wala nang interes sa mga tao kung anong mangyayari. Mm-hmm. Oo. Merong mga nagtatanungan, sino aalis? Sino maiiwan? Ang Tito Vic and Joey ba magsistick talaga doon sa dating Itbulaga? Ina nga. Oo. Ano yung issue? Magkakaroon daw ngayon ng ano? Oo, magkaroon daw sila ng back-to-back daw ngayon. Ng showtime. Ng showtime. Mm-hmm. Kasi nga, nagsimula lang doon nung binati ni Joey De Leon si Vice Ganda ng Happy Birthday. Birthday ni Vice Ganda ata. Happy birthday! At siya ang kinakausap na yata nila ngayon ng TVJ ay si Mayor Albie Benitez. Siyempre, ng Bright Light Productions. Pero paano naman TV5 ang binanggit, di ba? Paano po mangyayari yun? E babalik na nga po ang face-to-face. Oo nga. Tapos meron ding showtime sa katanghalian. Oo. Paano mangyayari yun? Saan isisingit? Kaya nga parang gulo-gulo na po yan. Ginugulo na talaga tayo. Ano ba talaga? Kasi, alam mo, kuminsan kapag sabi nga, marami ng issue, marami ng kung ano-anong kwento, baka mamaya magtampo na ang manonood. Tama. Baka magbago na sila ng desisyon. Totoo. At saka yung mga expectation, lalong, ano ba yun? Kasi di ba yung Bright Light production, di ba mayroon ng mga... Dati na, sa TV5. Oo, sa TV5. Ang nawala yung Lunch Out Loud. Oo. Tapos meron parang ASAP noon, di ba? Sila Piolo. Tapos meron pang isang serye. At marami pang iba. Marami pa, kaya siguro kinakausap nila si Almir Albinito si para na makapasok sila ng TV5. Pero imposible kasi yung airtime, too tight. Airtime. Diba? Meron na yun, may nakaposisyon na. Paano naman mangyayari yun? Correct. Pero ang labanan ngayon, diba, sa dami na ng mga YouTubers ayaw na nagpapailangan. Correct.
di ba? Yung tama. Haba. Medyo iniintindi na natin ngayon yung panahon. Paiksi. Yung oras. Mm-hmm. At saka hindi ganun kaganda ang buhay ngayon na mag-i-stick ka sa panonood mula alas 11 hanggang alas 3. Oo nga. Napakahalaga ng bawat minuto natin. At saka aminin natin na nabawasan na ang mga nanonood sa TV. Ay, oo. Naagaw na ng social media. No? Grabe, grabe. Ang laki ng ibinawas. Totoo. At saka, diba? Manood ka ha. Katura, Ikbulaga. Tapos yung sundan ng Showtime. Para the same, same genre. Oo, parang walang ano, nagsasawa yung tao. Tsaka parang diba? Hindi magiging healthy ang TV station. Nasa iisang ano, dapat magkaiba ng istasyon, magkaiba ng sultada at atake. Diba? Pero tingnan po natin si April 17, tingnan po natin kung anong bagong pakete ang ihahain sa atin ng Ikbulaga. So out na ang Net 25, ganun ba yun? O wala naman yatang nabuo. Wala naman, individual shows yun eh, ng Tito Vic and Joey. Tingnan po natin sino maiiwan, hindi po namin alam. Sino ang sasama sa bago, hindi rin po namin alam. Tapos makamukat-mukat tayo. Si Kuya Will pala yan, no? Malayo sa katotohanan. Oo. Malayo. Malayo yung diba? Sa bagay. Mm-hmm. Pero kasi siyempre, sinasabi pero isa yon sa mga konsiderasyon. Diba? Puro na iniisip. Nung unang araw pa lang, meron kagad lumabas na poster. Oo. Pero alam mo kasi si Kuya Will, ano to eh, mautak din to eh. Mm. Diba sabi mo nga nag-resign na siya, diba? Yung sa atin. Sumulat na. Nagpapa-release na. Nag-resign na. Kasi hindi yan mag-resign kung wala yung may naka... Umang. Oo, naka-umang. Hindi, mas kilala ko siguro si Willie kesa sa inyong dalawa. Hindi yun ang kanyang punto ng konsiderasyon. Siguro, mas gusto kong paniwalaan na, alam mo, ituloy-tuloy na natin ito. Kasi yung paksa natin, Willie Revilla may kasunod eh. So, mas gusto kong maniwala na totoo nga na ang bawat tao ay dumarating sa punto na gusto na niya ng tahimik at simpleng buhay. Pwede rin kasi nasa kanya naman na ang lahat. Nakarating niya ano na kailangan patunayan. Tagumpay. Ang yaman na gusto ng lahat ay nasa kanya na rin. Kaya siya pumunta. Pinupunta niya dahil madali na niya po lang. May helicopter siya, may yati siya, diba? May kotse siya. Marami siyang sasakyan. Kaya, tapos may bahay siya kahit saan niya gusto tumira. Tapos diba yung ano nga daw, yung doon sa may Mindoro ba yun? Oo. Puerto Galera. Oo, pinapagawa niya nga ngayon doon. Yung hotel niya doon ang pagkalaki-laki. Sabi ng kaibigan ko, nakita raw sila ni Willie. May kaitiman. Siguro lagi nakabilad kasi alam mo naman siya hands-on. Pag may proyekto, nagpabantay talaga siya. Nagpabantay. At medyo may kalakihan daw ang dyan. Kasi so, kailangan ng exercise. Diba? Baka talaga nga. Oo. Siguro. Ewan ko kung mahihilot sila ng All TV, ha. Diba? Alam mo naman, kahit nag-resign na, kahit nagpakita na ng kawalan ng interest, meron pa rin hilotan blues yan. Ay, oo naman. Oo. Diba? Kasi walang ano yun eh. Magkakaibigan naman din sila kasi. Oo. Hindi imposible. Diba? Pwede na baka mamaya mahilot pa at hindi siya tuluyang umalis. Meron ding ano dyan, yung alok factor. Yung alok factor, yung pagpunta niya sa GMA daw, paano yun? Sabi, humahanap daw ng padrino. Nagpapapadrino. Hindi ako niniwala. Hindi ako naniniwala ang nagpapapadrino siya. Siyempre, alam niyang galawan ng mga tagapamuno. Saka parang kailangan niya pa ba ng padrino sa pangalan niyang nililibilyan? Hindi, siguro. Dahil nga, marespeto naman siyang umalis, gusto niyang bumalik. Pero alam niya ang galawa ng mga tagapamuno Yes, ng GMA. Yes, oo, tama. Alam niya na medyo susuot siya sa makitid na daan bago makabalik. Diba? Pero kung yung kinakausap ni ng ano nila ni Haloso, si Mr. M, di ba? Pero siyempre, alam mo naman si Mr. M at saka si Willie Revilla may magkaibigan. Oo, pero hindi siguro. Si Mr. M? Ala, akong kilala kasi Mr. M eh. Wala. Mr. M. Anong Mr. M? MBR na? O impact to. Mr. Aim? Si Mr. Aim. Aim naman. Aim to be good. Mr. M. Mr. Aim. Director Johnny Manahan. Siyempre, magkaibigan silang dalawa. Kasi yung Sparkle Stars, yun daw yung minamatahan para kumuha ng mga talent. Hindi, doon mismo sila. Oo, ilalagay doon. Kulaga, mas bata raw, mas maganda. Andiyan na daw ang labanan sa mga bata. Kasi di ba yan naman ang plano nila noon, di ba, ng mga Alonso. Tanggalin nga yung Tito Vic and Joey at mga bata na yung ilalagay. Paano si Maine Mendoza? Dali kakasal na. Andi, papalit daw yung anak daw yung ni... Yung anak, ni Mr. Alonso. Yung babae. Diba? Mag-ano pa nga? Hindi ko alam kung marunong mag-dasmas ka nga. Mag-dasmas, ha, di ba? Mag-dasmas? Ano yun? Dabmas. Dabshmas. Dab.
Dab smash. Dab smash. Ayaw, ayan. Itulitin mo. Dab smash. Dab smash. Dab smash. Wala na. Sa ikatlo, nalaglag na. Okay, mag-dab smash ka nga. Aloka, no? Si Alden, siya talaga yun. Si Alden, di ba nga, nagbitaw na sabi. Oo, oh, sabi niya, kahit daw offeran pa siya ng kahit gaano kalaki nung bagong Itbulaga, hindi daw siya sasama. Mm-hmm. Siyempre, ang napaka mahalaga para sa kanya at mabigat talaga ang kanyang pagtanaw ng utang na loob, yung dating grupo na sumuporta sa Aldap. Yes. Tama naman, at ang diba? Nagpasikat sa kanya. Totoo naman, di maaabot ni Alden Richards ang lahat ng tagumpay na ito, kundi dahil sa Itbulaga. Tama. Ito yung tinatawag na pagtanaw ng utang na loob. Dapat talaga ang mga personalities tumatanaw ng utang na loob. Actually, yung ginawa naman ni Willie, tumanaw naman siya ng utang na loob sa pamilya Villar. Totoo. Yun nga lang, kaya nga natin, sometimes may mga pagkakataon na ang desisyon po natin ay hindi sumusuak o umaakma sa ating inaasahan. Correct. Diba? At saka hindi natin alam ang walang kasiguraduhan pag umuo ka sa isang kaibigan. Diba ganun naman yan, diba? Ano pa? Ano pa? Di siyempre, abangan na lang natin yung ano, siyempre, May 17. Anong diba? May 17? April. Tinatagal mo naman lalo. April 17 kasi yung sabi nila, relaunch ng Itbulaga. Siyempre, malalaman natin kung talagang lumipat ba sila o talagang mag-i-stay sila doon sa Channel 7. Kaya siyempre, pag mag-i-stay sila sa Channel 7 pa, so, mawala na yung ano ni ng mga tao na si Willie Ray William yung papalit doon sa Channel 7. Hindi, diba? Tsaka malayo. Malayo sa katotohanan yun. MSK yun para sa akin, ha? Kung kilala ko nga si Willie Ray William, mas gusto kong paniwalaan na ang tao ay dumarating sa punto na gusto na niyang magpahinga, gusto na niyang magkaroon ng simpleng buhay, yung lahat ng maaari natin pangarapin ay meron na siya. Hindi na siya magugutom kahit ng taon pa ang kanyang maging buhay na paghandaan na niya ang kanyang kinabukasan. Pero di ba sa tao kasi kung ano yung nakasanayan niya, katulad na nakasanayan, hinahanap na magpasaya sa tao, mag-host sa TV, sa television, sa mga show, di ba parang hanap-hanapin niya yun? Hanap-hanapin hanggang sa isang araw nga mapag-desisyonan mo na eto na ang gusto kong buhay. Harapin ko naman yung mga hindi ko nagawa dati. Yung mga napabayaan ko, di ba? Di ba may mga artista na hindi nakitang lumaki ang kanilang mga anak. Kaya ang pakiusap nila, don't grow so fast. Naglakihan ang hindi nila nakita kung paano lumaki. Hanggang sa mag-desisyon na sila na, gusto ko naman pagtuunan ng panahon ng aking pamilya. Tama. O ikaw ba si Willie Ray William, gusto mo sa Itbulaga ka? Hindi, kung ako si Willie, bakit pagka sa Itbulaga kasi ako, may sarili akong amo eh. Diba? Meron akong boss. By boss ako eh. Kaya ko naman na magdala ng program. May sarili na ako mga production people, di ba? At kaya ko na magdala ng show. Bakit maano pa ako doon? Bakit pa ako sasama sa kanila? Sasama sa kanila. Yung punto doon. Di siyempre, aano na ako sa... Maghanap ako ng ibang station kung gusto ko pa. Di ba? Pero kung ayaw na kung niya ayaw mo na, at gusto na niya talaga na magpahinga, i-enjoy ang mga huling panahon ng kanyang buhay. Hindi na bumabata si Willie Ray William. Ayaw naman. At saka sayang naman yung senior citizen niya. Na siya. I-enjoy niya sana yung mga nag-ipon niya. Pakinabangan niya. Correct. Para naman bilang regalo sa kanyang sarili. Ilang pung taon naman nagtrabaho si Willie. Mula sa kaliit-liitan hanggang sa tumaas ng tumaas, lumaki ng lumaki. Diba? Pero gano'n naman talaga yung mga artista, ano? Pagka yung, ano, diba, sabihin na... Ano sabi? Pagka ano, yung mga artista. Diba pagka yung sabihin na pag wala ng karer, di ba? Pag wala ng karir dito, di ba? Kasabihin, pupunta ng Amerika. Di ba? Mayroon mga ganyan, pupunta ng Amerika. Kasi daw, kunwari, mag-audition dun sa mga Hollywood. Di ba? Mga ganyan. Mga at saka, meron na sinasabi na, tanggapin na kasi kung talagang laos na. Di ba? Huwag na yung magbibigay pa ng kung ano-anong mga katwiran at dahilan. Wala na ningning. Tanggapin diba? Na talaga kung ang ningning ay bumaba na. Kung ang kurtina ng entablado ay nagbabaan na. Di ba? Ganon. Di ba? Kaya ganon siguro, sabi nga daw ng isang ano veteran writer, di ba? Oo, di ba? Ano sabi? Sabi nga daw si Kuya Will, di ba, tatahimik na daw ng buhay. Yan daw ang ginagawa ng mga artist ng laos. Diba? May punto rin naman kasi ginagawa naman talaga na iba yan eh. Ayo, nga diba? Tama. Oh. May mga dahilan na kung ano-ano. Pero di ba sinasabi naman natin lagi na wala namang nalalaos. Oo. Nagpapahinga lang. Pero babalik ulit. Walang nalalaos.
namamahinga lang po. Pero nandyan pa rin. At babalik kapag gusto na uli nila. Okay. Diba naman? Anong balitang bago kay Chris Aquino? Lako, ito si Chris Aquino kasi... Ako, para namang kamis na inis siya. Para ba nakausap si Chris Aquino? Hindi ka pinagbigyan. Alam mo yun, may para usapan bang, sila. Para bang meron kaming date? Pero ba't dumating? Para ano po si Hugo? Ako, ito ano si Chris Aquino. Ano si Vice Gogo? Ang tanong, kilala ka ba ni Chris? I don't like him. Hindi, alam mo si Chris Aquino kasi nang, di ba, nanahimik siya ng sandali nung napunta na siya doon sa isang Indian doctor. Parang nanahimik siya na, ano, siguro pinagbawalan siya o talagang, siguro sabi siguro ng Dr. Gopta na stay ka. Sudhir Gopta. Nasabi siguro, diyan ka lang, aayusin namin, gagamutin namin yung, kung ano man yung sakit mo, basta huwag ka lang masyadong ano muna yung stress kasi siya. Kalaban eh. Diba sabi nga, kapag ikaw ay dinadaluyong ng stress, wala kang dapat gawin kundi ang magkaroon ng temporaryo na paglimot. Diba? Huwag mong intindihin ang stress. Oh, at habang nasa gitna ka ng medication, huwag kung ano yung sinasabi mo kasi nasa gitna ka pa ng medication. Uunahan mo. Diba parang ganun. So ngayon, eh ang balita nga ay gumaganda na ang kanyang katawan. Kumikinis na uli ang kanyang talaga namang malasot lang from 32,000 diba to 12,000 na lang 8,000 allergy level yon. Tapos sabi ni Bimby sa panayam ni OG Diaz nung sadyain niya sa Amerika, ang sabi ni Bimby, ano yung term na ginamit niya? Stable. At so, nadagdagan na ang kanyang timbang. So tumutaba na ngayon si Chris. Nadadagdagan. Dati daw 80, 90, 103 na ngayon. Maganda yun. Magandang development yun. Pero ako nagpapasalamat din ako si Chris kasi inisyan tabi niya muna yung kanyang social media. Hindi siya nagpo-post na kung ano-ano sa kanyang IG. Nito na lang. Oo, ito nga. Kasi siguro talagang Ambon naman ang ambon. Buti ambon niya, bagyo-bagyo na. Oo, nako, nalampasan ko na lahat ng malalakas na bagyo. Ito ambon na lang. Ambon na. Laramay at really. Okay, go. Siguro pinagsabihan din siya siguro ng mga doktor. Oo, dapat talaga nakakonsentrate ka sa gamutan. Hindi pwedeng bibigyan mo ng oras yung mga walang kawawaan, yung magagalit ka, mai-stress ka. Stress ang unang kalaban ng ating katawan. At hindi niya tatanungin ang doktor na, for what, di ba? Pag ini-inject yung mandya, di ba? Kasi immunologist ang mga kaharap niya. What does she know about it, di ba? Kumbaga ganon. At iiwanan siya ni Dr. Gopta pagka magtanong-tanong pa siya. You please talk to Chris in English. Ah, you know Chris, you just stay there and... Stay there. Forever ba? Stay there forever. You just stay there, but you just listen to your doctor. And then? So that your sick will be... Sickness. Your sickness will be cured. 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 And of course, so that, never mind about the intrigues, about the here in the Philippines, about the... In the Philippines? Only in the States. Okay, kantahan mo si Chris para mapabilis ang kanyang paggaling. Hi, siyempre kakantahan ko siya ng magandang kanta ito. Ano yan? Ano to? Magandang kanta ito. Maganda ra. Sige nga. I will love you tonight. What? I will love you tonight, and I will dream by your side, love me you. Oh, midnight blue. Ang dahil, in midnight blue. Napakalungkot na. Yun na lang. Baguhin mo naman, malungkot yung midnight blue. Ay, malungkot yun, oh. Midnight na blue pa. Ano? Di, kakantahan ko siya ng, and she believes in me. Kenny Rogers. Ang ganyan, oh. And she believes in me.
Sayang lang ano, wala nang sumunod pang mga composition si Kenny kasi nagpaalam na siya. Paalam? Hindi ka na. Ba't hindi mo alam? Hindi ko alam. Na nung 2020 pa, nagpaalam na si Kenny Rogers. Hindi kasi tumawag sa kanya. Hindi kasi napanood ko pa siya. Ano ko yan? Napanood ko pa siya. May nakalagay pa nga doon, going concert. Parang gano'n. Noong going concert? Alam mo, siguro 2018 yung nakita niya. Ganyan si Wendell. Pag may nakita siyang bagong concert, akala niya kahit sumakabilang buhay na yung singer, buhay pa. Diba darating ngayon, Nay? Sabi niya, Nay, may ano nga ako napanood doon? Bagong-bago. Ano pala, 7 years ago? 7 years ago? Lay me down. Oh, lay me down, di ba? Nakakaloka ka talaga. Ko, bago, o sige, Celine Dion, anong kanta? Gusto mo? Hold me nuts. Hold me nuts daw. Hold me nuts, touch me nuts. I don't want to live without you. Hindi Celine Dion yan. Nothing's gonna change my love for you. Alam mo, mag-Celine ka. Mag-Celine ka yung mataas. When you hold me, when you like, hold me like this, when you hold me like that, I've been through it. Ako yung nahihirap. Ano yung pinakamataas na tono ni Celine na kaya mo? I'll be waiting ganyan, mababa, for you. Mababa yan, itaas mo. I'll be waiting for you. Ganon? Deep inside my heart. Mababa pa nga. Ikaw ay mababa. Ina-ano ka namin eh. Sina-challenge ka namin. Itaas mo yan. Ganon. I'll be waiting. Ito po yung literal na mahirap kumita ng pera. Sasabihin niya naman sa akin, alam mo Ramel, pagod ako. Pag sumasabay sa'yo. Alam mo, pagod ako ngayon. Mahirap kumita ng pera. Pero pinakamadaling paraan itong alam mo. Ay, oo naman. Ate, wait! Saan ka makakita? Gaganyang-ganyang ka lang. Oo nga. Ilang sampal. Pa. Oo. Tapos may extra pa. Ay! Bago magsimula. May extra. Sabi ni Tina, ate, ba't yung ibang show? 3 weeks na, 17K lang, 25K lang. Ba't kayo, second day, 200,000 na? Sabi ko, ano lang yan? Sobra-sobra talaga tayong pinagkakatiwalaan at minamahal ng ating mga SNNers at CFMers. I'll be waiting for you! Ay, binaba mo ng isang nota. Binaba mo ng octave. Ay, ganun. Isang taas octave. Mo. Taas mo. I'll be waiting! Hindi ko baka nadudumi na yun. Nakakaloka si Wendell. Ang galing-galing niya. Episode 2 niya ito. Siya na naman. Lahat talaga ay binibigay namin sa kanya ngayon. Grabe. Mahirap yung ginagawa niya. Sobra. At ako kahit upahan niyo, sigurado. Ano ko? Sabi mo nga, oh. Nanay, itas nga, oh. Nanay, itas mo nga. Ikaw na lang. Ay, nako! Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay, nako! Maraming salamat po. Karamihan po sa aming babatiin ngayon ay mga CFMers na kakambal ng ating mga SNNers. Direct Franny Zamora, salamat po. Direct Joey Nombres, Mama Anal Yaguno, and Teacher NL ng Daraga Albay. Mag-iingat po kayo palagi. Tito Abel and Tita Nene Olanday, Frank and Helen Huergas. Anak, ingat kayo palagi. Herminia Carrion ng Daily City, Tim Ignacio ng Singapore. At syempre ang The Generous Woman of All Time, Dunya Lily Chua. Yun! Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang salamat. Okay, sino magbaba to? Si Wendell. Ay, oo nga. Sabi niya, ano mo? Isa ka lang, dalawa ako. Hindi, kasi ito yung subject natin ngayon. Sikat ito siya na artista noon. Bakit tapos, ngayon medyo hindi na masyado. Bumaba konti. Yung konti yung. Meron pa rin sa mga project na tinatanggap, pero hindi na ganun yung kasagsagan ng kasikatan niya. Oo. At saka ito siya, kung hindi siya nagpa-sexy, hindi naman siya napapansin. Okay. Pero matindi ito. Alam mo ito yung artisang ito na pinangalanan ng pinawag siyang ahas. Anaconda? Oo, anaconda ito. Nang ibang mga kaibigan niyang artista. Ano-ano ba mga katawagan? Anaconda? Snakey? Ano pa? Ahas.
Ano pa ba? Mangga. Mangga, oo. Ano to? Parang Priscilla Mireles. Oo. Tapos kasi ito siya. Alam mo kung bakit na tinatabog ng ibang mga artista kasi na mga kaibigan niya na siya ay isang ahas kasi naranasan nila. Ay, na-experience. Yes, na-experience nila. Nakaranas silang agawan. Agawan, oo. Nitong BI mo. Itong siya sexy star na ito. Tapos ito pa. Ang pinakamatindi, huwag mo masyadong ipakilala sa kanya. Kung mayroon kang boyfriend, o mayroon kang kakilala, huwag mo masyadong ipakilala sa kanya. Bakit? Ay kasi, any monument. Ahasin. At talagang, tumalikod ka lang ng konti, malalaman niya na kaagad, lalo ng isang, ano, yung cellphone lang. Yung cellphone lang. Nakakatakot. Nag-CR lang parang... yung ano, may-ari ng cellphone. Huh? Nag-CR lang, iniwan yung cellphone doon. Di ba, nag-CR lang siya. Ay, nandun yung artista na yun. Nakita niya, nagre-ring. Oh. Eh, siyempre, andun sa CR, siya ang sumagot. Pagtabay niya sinagot, kinuha niya ang number ng... Bakit naman number lang? Ibig sabihin, bagong caller ba to? Oo. Oh. Diba? Kinuha niya ang number para na, ano, si bago niya lang nakita yung nakilala eh, di ba? Kasi kinausap niya eh. Oh, sino to? O bakit ano? Ay wala siya, nasa CR siya eh. O sino ba ito? Ay si ano ito? Super naman. Oo, ganito ganon. Si pre-magic ano, pre-magic niya kaagad. Magaling mag-project ito. Mm-hmm. O di siyempre pagbaba, kinuha yung number. Parang bayan? Parang hindi naman ganyan. Kaya nga ako mo. Parang hindi naman ganon ang senaryo. Oo. Oh. Ang alam ko... Ano? Napapagod ka ng umulit. Kasi parang senaryo dyan, may tumawag sa kaibigan niya. Nalaman niya yung pangalan. Aba, after a few days, katawagan na niya. Inahas dun sa kaibigan niya yon. Eh, hindi ba? Merong isang actress, takot na takot sa kanya. Takot na takot sa kanya, kasi kaya... Kasi makalawa na siyang na... Nung bandang huli nga, ito yung actress ito, nung nakilala niya doon sa bandang norte, ayaw na ipakilala sa kanya. Kasi? Ay, kasi nga baka bandang huli, magugulat siya, mga one day, nandun na, magkasama na sila. Napaka-asera naman ito. Oo, ay mabilis. Magaling siya sa ganun. Ganun? Oo, magaling pero talaga siya. Pero alam ba niya na anumang kinuha mo nang walang paalam, mawawala rin pagdating ng araw? Kaya siguro siya problemado ngayon. Ngayon, oo. Ngayon, parang medyo may yung kanilang relasyon. Parang, ano ba siya? On the rock. On the rocks. Oo, on the rocks. On the rock daw. Kasi the rock! Kasi ano na yung mga post-post niya. Oo. Kaya nga, on the rocks daw yung relasyon nila ngayon. Dalawa nito na. Nang lalaki na bago yung nakilala. Na nakasama niya ngayon. Baka napatunayan niya. Hindi mo pala totoo yung press release na makyoman. Ay, oo. Siguro nga. Siyempre, alam mo naman ito, wise. Ginagamit niya ang kanyang aura at ang abilidad niya, di ba? Eh, yung nakarelasyon niya noon na Makyoman, talagang super duper to the max. Ay, oo! Regalo sa kanya. Oo, buying housing. Buying housing. Buying housing. Na nung sineselling na, hindi mabaising. Kasi, super mahalaising. Ay, Diyos ko, di na imburning siya. Pera na, naging bato pa. Naging bato pa, ala. Kaya itong magaling ang sexy. Bigyan mo naman kami ng clue. At para kay Tito Manny Garcia na rin. Basta itong sexy star itong magaling sa medyo ngayon, medyo mahina na yung ano niya. Ang mga tanggap ng mga project niya. Pero nandun pa rin siya. Pero nakikita pa rin siya. Nakikita siya at may shoes siya sa isang network, diba? Shoes siya? Shoes? Oh. Sapatos. May show. May show siya sa isang network, diba? At may kasamahan din siya ng mga sexy star din. Ba, nandun sila sa isang telesya, ano, parang sitcom na ano. Kung ano man. Oo. So, ngayon, medyo on the rocks. On the rocks ang kanilang relasyon. Kung kakantahan mo siya, anong aangkop na kanta para sa sexy star ay, na ito? Ay, kasi kumakanta rin to. Ay, kumakanta rin to. Hindi, kakanta ko siya ng aray. Ay! Hoy, hindi sa kanya hindi yun. Siya yun. Ano ka ba? Iba akong mantanon. Aray, aray, nako. Hindi siya singer nun. Ang kata niya yun. Ay, ay, ay. Nagkakagiling. Asa ka pa?
tayo ng mga kanta niya. Oo, yung mga kanta niya. Alana, bigay na po. Ano pa ba ang pagtatalunan natin? Hay, naku, ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo para dumami tayo ng bonggang-bongga. Mag-comment, mag-like, kasi binabasa po namin at mga comment po ninyo. At pakisama na rin po yung Rommel Chica Network. Direct. Never leave her help. Salamat sa mahalagang suporta. Okay. At syempre, wala kayong dapat gawin, kundi hit yun lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, para makatanggap kayo ng mga bagong video na upload ng SNN. At syempre, yung ating... At syempre, ating pakiusap po sa inyo para maging masaya po ang lahat-lahat. Please, don't skip! At syempre, ating mga short, ika nga, ang aming official TikTok, Showbiz Now na official. Pakilike din po. Ayan. At syempre, muli po, paulit-ulit, hindi po kami magsasawa. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal ninyo sa aming tatlo. Sobrang salamat po. Hanggang sa muli, dito lamang po sa inyong programa, aming programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Ay!